Grabe din yung mga... Mga terrorist na yan, no guys? Until such time na meron tayong assurance based doon sa assessment ng ating mga tao doon ng security forces kung safe na para sa ating mga mag-aaral at saka mga guro. Noong una inanunsyo ng DepEd na tuloy ang pagbubukas ng klase sa buong Mindanao sa June 5, kaya makakatulong daw ito para maibalik sa normal yung sitwasyon doon at dahil hindi raw makakompromiso ng anumang guro at edukasyon ng mga estudyante. Nagpaliban ng DepEd ang pagbubukas ng klase sa ilang lugar sa Mindanao para sa kaligtasan ng mga estudyante at ng mga taga-DepEd. Ipinagpaliban din ang pagbubukas ng klase sa walang lugar sa unang distrito ng Lagao del Sur na pinakamalapit sa Marawi. Ang lumigas mula sa Marawi tayo sa bakbakan na ayaw mahinto ang pag-aaral, tatanggapin daw sa ibang eskwalahan. Pumunta pa niya rin ng iligan. Okay. May instruction na tayo doon na tatanggapin ng mga paaralan yung mga bata na to. Kung bumalik na sila doon, pwede nang pagpatuloy doon. Ang mga paaralang naantalag simula ng klase, susunod pa rin sa National School Calendar. Magkakaroon na lang ng weekend classes para makahapon. Pinuksan na rin kanina ng DepEd ang mga offline balik-eskwela information and action center sa buong bansa. Marami sa mga sumangguni, magulang na mga estudyante nag-aaral sa pribadong paaralan na gusto lumipad sa pampublikong paaralan. Tinatanggap naman natin, yun na lang, except that, ang lagi natin sinasabi, kung may utang, kailangan nilang bayaran. May mga nagre-reklamo rin daw tungkol sa mga peteng eskwelahan. May mga dumulog din estudyante mula sa ibang bansa na lumipat na sa Pilipinas. Nag-college na sa London, bumalik na yan dito. Nag-college college pero hindi niya natuloy. Bumalik kami dito and then naging guwera ko ng eskwelahan. Na kailangan na evaluate daw yung part niya. Kasi ang concern nila siguro yung Filipino subjects ay wala sa Cambodia. Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras. Tuk mo mo. Kalaboso. Ganda na. Masayap na naman. Mga Muslim pa naman. Hindi mo maanong yung ano ugali. Hindi mo yung doon sa sample. Dus malapit sa BDO, di ba may tindahan doon ng mga ano doon, yung mga damit-damit. Nung ano eh, Disyembre naging traffic. Eh ngayon, yung jeep na ano, pampasero, na ano doon sa harapan niya. Eh ngayon, inaano niya yung tindera binusinahan niya. Ngayon di sabing ganun eh umano na, umandar na. Hindi naman nasagasaan yung anak naman niya. Alam ko yun, ma. Nasagi lang. Ano ko yun. Pero siyang akala ng tatay ng Muslim na yun, nasagasaan yung anak niya. Pinatay yung driver. Para karuin ang resolusyon inilabas laban sa kanya
para sa kasong illegal recruitment. Inilap kasi siya na katanggap ng anumang supina kundi ito. Pagdating daw niya sa dapat section ng DOJ, sinabihan daw siya na mag-enakta ng abogado dahil maaaring may warrant of arrest na siya. May nag-refer daw sa kanya na kausapin ang isang attorney diverso. Ang pakilala daw sa kanya ay kumaring abogada. Kapatid siya, iyong baong ayun sa Santiago, kaya naman daw siya nagtiwala. Ang dami. Ano daw maniniwala? Mismo sa dapat rin ko siya nakilala. At saka, binibeso-beso pa niya ang mga tao doon. Pero matapos niya magbayad dito ng mahigit kalahating milyong pisong attorney's fees, hindi naman daw ito sumipot sa mga pagdinig sa DOJ. Kaya humingi na ng tulong ang biktima sa NBI. Dito na niya na-discovering creative abogado ang kanyang nakalansaksyon at hindi nga Paul Denison ang pangalan nito. Na-aresto ng NBI at OTCD ang suspect na kinalang si Mirna Rosales Perez, 76 anyos, nang tangkay niyang irehistro sa NBI clearance ang kanyang faking pagkatao bilang attorney Paul Denison. Tumaginaw ang bigay ng pahayag ang suspect na meron pa ng patong-patong na kaso at warrant sa Bulacan at Quezon City dahil sa estafa. Meron siyang illegal recruitment case, meron siyang estafa case, kasi meron siyang complaint ngayon dito sa NBI for swindling estafa rin. Inaalam ngayon kung may ibang kasakwat ang suspect sa loob ng DOJ. Mayroong tunay, Attorney Paul Denison, nakapunod ng ibang kinatoran. Nagpapalangan rin siya tungkol sa impostor na gumagamit ng kanyang pangalan. Ipinose pa niya ang larawan ng suspect sa Facebook. Inaanayaan ng NBI ang mga imposibleng biktima ng suspect na magtungo lang dito sa kanilang tangkapan para makapagkain ng karagdagang reklamo. John Consulta, Nakatuto, 24 Horas. Kumarap sa kamera na opisyal ng Administrasyong Duterte para ipaliwanag ang martial law at magulat tungkol sa operasyon laban sa Mautey Group. Aning na oras tumagal ang executive session na nauwi rin sa pagpasa ng resolusyon na sumusuporta sa pagdedeklara ng Pangulo ng Batas Militar. Yan ang Batas Militar na. Tingnan. Sa mahigit 200 na kongresista ang nakinig sa briefing ng administrasyon sa pamumuno ng tanggol ni Speaker Catalin Alvarez ang martial law na dineklara sa buong Mindanao sa loob ng 60 araw. General Order Number 1 ni Pangulong Duterte kahapon kung saan nakapaloob ang guidelines sa pagpapatupad ng martial law. Kasama dito na pwede ang pag-aresto ng walang warrant of arrest basta kailangan makasuhan ang suspect sa loob ng 3 araw. Nang mag-uulat na ang AFP, pinalabas na ang media at ang mga tao sa gallery. 6 na oras tumagal ang executive session na nauwi din sa pagpasa ng resolusyon na nagpapahayag ng suporta sa pagdedeklara ng Pangulo sa martial law. Resolved by the House of Representatives to express its full support to President Rodrigo Duterte as it finds no reason to revoke Proclamation No. 216. Sinikap ng ilang kongresista ang pigilan nito. Are we going to subject this resolution to a nominal voting so that the votes of the individual members can be recorded? No, sir. This is just a committee of all. The resolution will be presented to plenary when we take conduct the nominal voting. Pero wala na silang nagawa. Any objection? Here is none. Same as approved. Sa isang statement, sinabi ni Representative Edsel Lagman na hindi nakapagpakita ang police at military authorities ng mapagkakatiwalaang basihan para sa pagdedeklara ng martial law.
Mm. Iyayoko na. Ano ba ito si Mama? We have recommended it already, even before the Marawi incident. Nung nangyari yung Davao, nag-recommenda na ako. Napapahala naman ang ilang kongresista, natatagal pa at lalabak ang implementasyon ng martial law. Hindi naman napatunayan kailangan ng gobyerno at ng militar ng martial law powers. Ang problema sa Marawi at sa kabuuan ng Mindanao ay hindi lang naman ISIS. In 1 or 2 weeks, nakasetan na lahat yan. Tatlong bridges na lang yung kasi po ay walang pasilidad sa kanilang pinaglikasan at nandoon sa iligan line si Salima Arabia. Salima. May isang linggo na nga sa mga evacuation center ang mga bakwit mula sa Marawi City. Problema ngayon ng mga ina kung paano nila maaalagaan na mabuti ang kanilang mga sanggol. Matagal sinusubuan ni Nelo ang kanyang anak na si Alia, edad 4, may cerebral palsy at hindi kaya mag-isa. Dito sa evacuation center sa National School of Fisheries sa Buruan, Iligan. Napaka-nakahiga, mabulunan yan eh. Na nawalan na ng pag-asa si Nelo. Masasabi ko sa kanya, hindi ka pa nakatayo, hindi ka pa nakasarap na maglakad. At saka hindi man ito masaya na makikita. Dati, hindi na. Tapos mamamatay na tayo. Pero namakita niya ang takot sa mga mata ng dati siya ng sumulong. Bye guys.